Ayan, magandang araw sa inyo mga kapobre. Ako po si Sir Kim, ang anak po ng may-ari ng Chromax Motors. So, for today's video, ako po muna ang vlogger sa YouTube channel ni Makapobre o ni Sir Joseph. For the meantime, ako po muna dahil si Sir Joseph ay busy po ngayon sa kanyang business. So, sana mag-enjoy po kayo sa mga gagawin kong content. Ayan. Samahan niyo po ako. Ayan mga boss, dito po tayo muna magsisimula sa owner type jeep na closed type na air condition. So, sa video na to ipapaliwanag po natin yung mga ginawa natin sa project na to. Ayan mga boss, sa owner type jeep na to, bale, hindi siya closed type dati. Ayan, ginawa lang natin siyang closed type. Kinabitan natin siya ng upper sidings, tapos nagpalit tayo ng sidings. Kasi yung sidings niya before ay hindi naka-design doon sa may pinto. Ayan, bali, nagpalit tayo ng sidings at tsaka gumawa tayo o nagpabricate tayo ng pinto na pang closed type. Ayan. Sa owner type jeep na to, gumamit tayo ng engine na Isuzu C240. Ayan. Sa mga owner type jeep, very common naman to. Lalo-lalo na rin sa mga jeepney na 7 to 8 seaters. Ayan. Sa mga jeep kasi na saraw, ayan, kadalasan ganyan po nakakabit. So, kung maka C240 yung owner type jeep nyo, ayan, ayos na ayos yan kasi yung makina na yan ay malakas. Ayan. So, ayan, dahil nga air condition siya, kinabitan natin yan ng compressor na Sanden yung brand. Ayan. Ito po yung Sanden. Ayan. Sabi po nung nag-aircon, maganda tong brand na to kasi hindi siya maganit pihitin. Unlike ng mga other brand kasi, yung mga dating nakakabit sa sakyan namin, maganit siya pihitin. So, kung maganit, mahirapan naman yung makina natin, mga boss. Ayan. So, sa mga project natin gagawin na air condition, ganito na po yung mga ikakabit natin. Bale, Sanden po yung brand. Ayan. Bago rin po yung kanyang condenser, ayan. Long condenser po yan mga boss. Ito po yung condenser. Yung mahaba na yan. Na aluminum. Very advisable siya igabit kapag air condition. Ayan. Long condenser kasi mas maganda yan. Mas mabilis lumamig kasi malapad. Mas malaki yung masasakop na dadaanan ng hangin. Ayan. Bukod po dun, dalawa rin yung pan niya. Ayan. Hindi siya mag-overheat. Kasi kapag nag-overheat naman po o nag-high temperature ang air condition, ang aircon natin, ayan, sasabog po yan. Puputok po yan doon sa may pressure hose. Ayan, yung mga hose na yan. Ayan. So, bukod po dyan mga boss, nirequest po ng client natin nakabitan ng power steering. Ayan. May additional po nangyari. Ito po yung power steering. Ayan. Bale, nagkabit tayo ng steering pump dito na naka-align dun sa belt natin. Ayan. Bale, nakakonekta yan dun sa main drive o dun sa may baba yung kabitan ng mga belt. Ayan. Ang kasama umikot nito ay yung sa main drive tapos naman sa aircon o sa compressor. Ang kasama po umikot nun ay yung itong pinaka water pump tapos nakakonek siya dun sa may main drive. Ayan. So, ayan mga boss, i-update ko kayo kapag gumandar na to kasi naka-schedule pa to for wirings. Ayan, kasi papalitan to ng wirings. Ayan. So, sa loob naman, ipapakita natin yung pinaka-blower niya. Ayan. Brand nyo yan mga boss. Badly, yung dati kasing lumabas na design, ay may mga chrome siya. Pero yung mga nalabas ngayon ay ayan, all black na siya. Ayan. Clean look siya mga boss. Ayan. So, pakita natin yung interior. Ayan. Yung dashboard niya ay stainless. Ayan. Labangan po ang tawag sa amin niya. Tapos, sa upuan naman, mga gano'n naman, mga surplus. Ano pang kotse. Ayan. Medyo maligabok. Ayan. Papalitan pa natin yan ng steering wheel. Ayan. Kasi, pangit na yung steering wheel niya. Pangit naman kung ibibigay natin ng hindi maganda, di ba? Kailangan sariwa. So, ayan. Proceed tayo doon sa likod. Ayan. Ayan. Kung mapapansin niya sa likod, mga boss, meron siyang malaking pinto. Ayan. Malaki yung pinto niya kasi
Yan po yung magsisilbing daanan papunta doon sa likod. So, buksan natin. Ayan. Sa loob, kung makikita nyo, meron yung mga frame. Ayan. Itong mga tubo na yan. Nirequest yan ng ating client kasi gusto niya marami yung seating capacity. So, ayan. Nag-fabricate tayo ng tulad sa pang L300. L300. Ayan. Ang seating capacity niya, pwedeng 5 or 6. Depende po sa sasakay. Kung mga bata, pasok po dyan, mga 6. Ayan. Pero kung medyo matanda na yan, mga 5 lang siguro. Or depende kung puro payat. Ayan. Sakto yan. Bale, ayan, 6 plus 6, bale, 12 ang seating capacity dito sa likod. Ayan. 10 or 12, ayan. Depende sa sasakay. Ayan. Pure stainless yan, mga boss. Flooring hanggang bubong. Stainless yan. Tapos, nag-request si client natin ng, ayan, kung mapapansin nyo, ang laki ng top load. Ayan. Request yan ng ating client. Kasi gusto niya, ayan, maraming maikakarga. Ayan. Kayang-kaya yan ang makina, mga boss. Kasi yung kinabit nating makina, malaki na yun. Bale, Isuzu C240 na Isuzu din yung kanyang transmission. Ayan. Mga 5 stud na rin siya. Ayan. Ayan mga boss, kung gusto niya ng gantong klase ng owner type jeep, ayan, pwede po kayong umorder sa amin. Ayan. Pero paglalaanan natin ng budget kasi ang gantong design kasi ng owner type jeep, ayan, medyo maduguring kasi malaki rin mauubos. Ayan. Kasi siyempre depende yan sa mga gagawin. Sa aircon pa lang mga boss, malaki na naubos dyan. Tapos papalitan pa natin ng mga bagong wirings. Ayan. Tsaka yung pag-fabricate natin ng mga pinto. Ayan. Para maging closed type siya. Tsaka yung upper sidings. Bale, sa bintana pala niya mga boss. Ayan. In-order pa natin yan. Kasi ang salamin yan ay niluluto pa. Ayan. Tulad nito. Hindi kasi pwedeng yung basta salamin lang na kinot eh. Kailangan yung niluluto para fit siya dito. Ayan. Mechanical lang yan mga boss. Or manual. Hindi siya power window. Ayan. Ang mechanism pala na ginamit natin dyan ay pang Suzuki. Ayan. SAR Plus yan. Ay hindi. Brand new pala to mga boss. Ayan. Kita naman brand new. Tapos, ayan. Pang Suzuki yan mga boss. So, ayan. Sa gilid naman, ito yung salamin na pwedeng kinat lang. Ayan. Pwede siya dyan. Tapos dito, sliding. Ayan. In order na natin yan mga boss. I-update ko kayo kapag nakabit na. Ayan. Naka-line up na siya for wiring. Ayan, naantay na lang natin. Ayan mga boss. So hanggang dito lang muna tayo mga boss. Proceed tayo sa next project. So ayan mga boss, ito yung project natin na automatic na Wrangler. Ayan. Kung mapapansin nyo, on process po yung kanyang paint. Ayan. Bale, tapos na siya masilyahan. Kinikinis na lang siya by... Ayun yung nililiha yung kanyang body. Ayan. So pakita natin yung mga ginawa dito. So ayan. Simulan natin dito sa unahan. Dito sa unahan ay nagfabricate tayo ng kanyang bumper. Ayan. Sa bumper na yan ay gumamit tayo ng MS plate na makapal. Ayan. Yung nakikita niyo yung butas naman na yan, kabilaan, ay kabitan niya ng fog light. Ayan mga boss. So, ayan, simple lang yung design. Ayan. Mas simple kasi mas okay siya. Yun. Hindi magulo yung design. Tapos, sa engine niya naman ay Mazda RF. Ayan. Para po sa mga di nakakalam, ayan, ganyan po yung itsura ng Mazda RF. Ayan. Bale, air condition to mga boss at power steering. Ayan. Ganun din, tulad na sa isang project natin, Sanden din na brand. Yung kakabit natin dito.
Ayan, dito po nakakabit yung compressor, sa kabila naman yung power steering. Ayan. So, sa unit na to, mga boss, naggawa tayo ng conversion, gawa ng dati siyang automatic. Ayan. Ito po yung kanyang shifter. Pag automatic, di ba may shifter? Ayan, ito po yun. Nag-convert tayo, mga boss. Pero yung transmission naman yan, pang RF talaga. Talagang naganap lang tayo ng automatic transmission kasi mahirap na maganap niyan ngayon. Tapos sa pedal naman, ayan, aalisin na natin tong clutch na to. Kasi wala na yan eh. Wala nang ambag yan. Bale, ito na lang, iayos na lang natin itong brakes. Siguro ililipat na lang dito or lalakihan natin yung pedal. Tapos, ayan, dyan na yung accelerator na ano. Yung sa gas. Ayan. So, ayan mga boss, sa loob naman, makikita nyo, nagpalit tayo ng flooring. Ayan. Alam naman ni sir yan yung may-ari nito na ayan, nagpalit tayo ng flooring. Kasi, nirestore lang naman natin to, hindi naman to assemble. Ayan. Bale, nagpalit tayo ng flooring simula dun sa unahan hanggang dito sa likod. Ayan. Kasi yung dati niyang flooring ay hindi na mapapakinabangan. Unsafe na. Ayan. Kita mo na yung sahig. Sahig sa ilalim. Ayan. So, ayan mga boss. Nililihan na ni Sir Joshua. Ayan. Kung mapapansin nyo mga boss, kulay green siya. Ayan. Para din siyang masilya. Pero, nung tinignan ko kasi yan, yung texture niya, para siyang simento. Ayan. Nung paliwanag sa atin ni Sir Bondo. Ayan. Kasi pag pinahira mo pa siya ng ganyan, mas smooth siya compared dun sa masilya lang. Ayan. Pakita natin yung finish na nilihan. Ayan. Kasi mga boss, kapag yung masilya lang, ayan yung kulay pink. Meron ka pang, ayan o. May mararamdaman ka pang ano, maliliit na ayan yung dinaanan ng liha. Pero kapag may, ayan na, yung kulay green, smooth siya mga boss. Ayan o. Kaya, ang finish niyan, makinis na makinis. Ayan. Kikinisin muna yan mga boss, bago natin primeran ulit. Ayan. Sa primer pala mga boss, ayan, gumamit tayo ng anti-corrosion o yung para doon sa kalawang. Ayan. Kasi nga, ni-repair natin to, kailangan may ganun. Ayan. Iba rin pala yung primer na pambakal tsaka pang-fiber. Kasi dito, ayan, sa body kasi ng Wrangler, merong part na fiber. Tulad nitong fender, ayan. Fiber yan, tsaka itong flaring. May kanya-kanyang gamit yan, na primer. Ayan. So, ayan mga boss, ito yung for restoration natin na Wrangler. Ayan. Bale, meron na po may-ari nito. Kung gusto nyo po order ng gantong Wrangler, ayan, automatic, pwede po. Umorder po kayo sa amin para makapaganap agad tayo ng transmission kasi bihira po kasi yung automatic na ganito, pinoconvert pa natin. Ayan. Safe naman yung gamitin mga boss kasi yung transmission na ginamit natin ay para talaga dun sa makina na nakakabit. Pang RF Mazda po talaga. Ayan. Ayan mga boss, sana nagustuhan nyo yung project namin. Meron kami available dito, mamaya ipapakita po natin yung Wrangler na available dito. Ayan. So, proceed tayo dun mga boss. So, ito mga boss yung available nating Wrangler. Ayan. Yung Wrangler na to pala ay may nakakabit na engine na 4D56 na 4x4. Ayan. Bale, dual aircon siya mga boss. Naka line up siya for restoration. Ayan mga boss. Kung gusto nyo ipareserve o interesado kayo dito, ayan, mag-comment lang kayo mga boss. O mag-inquire kayo sa aming Facebook page na Chromax Motors. Ayan. Bale, big body tong Wrangler na to mga boss. Hindi siya yung maliit na Wrangler. Ayan, pakita natin yung interior. Ayan, sa interior ng mga boss, ayan, sariwang-sariwa, ayan. Pero, kapag binili nyo to mga boss, papalitan natin yan ng mga upholstery. Ayan. Ayan. Bale, dual aircon siya mga boss. Ayan, kita naman. May
blower sa taas. Meron din dito sa unahan. Ayan. Power steering niya mga boss. Talagang malambot yung manibela nito. Magarantiyahan ko. Tapos sa ayan, 4x4 siya mga boss. Ayan. May dual siya. Ayan. Sariwang-sariwa pa to mga boss. Tsaka maganda siya gamitin. Maganda yung pang ilalim niya kasi ang ginabit dito ay pang ilalim ng Pajero. Ayan. Bale, original lahat yan, yung mga pang ilalim. Kita-kita nyo naman sa mags. Ayan, Pajero yan. Tapos, straight yan mga boss, Mitsubishi. Ang engine niya po ay 4D56 turbo. Ayan. Kung interesado kayo dito mga boss, ayan, for sale yan. Ipareserve nyo kung gusto nyo mga boss. Ayan. Comment kayo dito sa video natin or inquire kayo sa aming Facebook page na Chromax Motors. Ayan. So, next vlog, gagawin natin ito ng review. Ayan. Kasi hindi tayo makalabas eh. Puno yung ating shop. Ayan. Antayin nyo po yung vlog natin na susunod. So, proceed tayo sa next project. Ayan mga boss, ito yung bago nating project na Tamiya. Ayan. Sa unit na to, bago po yung kanyang body. Ayan. Ang ginamit po natin dyan ay stainless na 304 na 1.8mm. Ayan. Ang engine niya po ay Toyota 4K engine. Tapos sa mags naman ay size 13. Ayan. Bale, 13 by 8 ang sukat ng kanyang mags. At sa mga gulong naman, ayan, bago po lahat yan. Nankang po yung brand. Ayan. Makikita nyo naman. Nankang. Ayan. 13 by 8. Ayan. Ang sukat po ng kanyang gulong ay 175 by 50 rim 13. Ayan. Ayan. Toyota 4K engine pang manual transmission mga boss. Ayan. Bagong-bago yung kahan nito mga boss. Ayan. Wala pa isang buwan yan. Kasi hindi natin natututukan gawa ng maraming project. Ayan. Ayan mga boss, kung interesado kayo sa gitong klase ng owner type jeep, available pa naman to mga boss. Ayan. Pwede nyo ipareserve. O kung di man kayo nagmamadali, pwede kayo umorder. Ayan. Pero kung nagmamadali kayo, ayan. Saglit na lang to mga boss. Kasi ayan, nakatindig na. Naandar naman yan. Ibubuhin lang natin kasi gawa ng kinalas nga kasi kaya hindi buo yung sa kanyang engine bay pero na-under yan dati. Pinalitan lang natin ng kaha tapos ni-restore natin yung mga pang-ilalim niya. Ayan, pinalitan natin ng mga bushing, ng shocks, ayan. Tapos yung mga tie rod niya. Ayan. Pero yung body niya mga boss, ayan, bago yan. Ayan. Stainless na 304 ang ginamit na materyales. Makapal yan mga boss. 1.8. Kung mapapansin nyo, ayan, yung mga welding sa kanya siding sa hindi umalon. Kasi nga, makapal yung yero na ginamit. Ayan. Makikita nyo naman yan mga boss eh. Ayan, tulad dito sa flooring. Yan, walang alon yan. Tsaka, ayan, oh, maganda siya i-pull weld kasi makapal. Ayan mga boss, i-reserve nyo na kung talagang gusto nyo to. Available pa to, wala pa to mayari. Ayan. Makikita naman yung tatak dito. Ayan, oh, 304. Na stainless yung ginamit natin. Ayan. Bale, ayan, ito po yung kanyang engine na Toyota 4K engine. Ayan. Manual transmission niya mga boss, hindi siya automatic. Ayan. Talagang paglabas nito mga boss, bagong-bago yan. Kasi bago naman yung kaha niya eh, bago yung kulong. Ang natira lang dyan ay chassis, pang ilalim, tsaka engine. Pero the rest, pinalitan na natin. Ayan. Tapos dito naman, meron pa siya diyang roll cage o yung pinakabitan ng bubong. Tapos may windshield pa yan dyan. Ayan, papalitan din natin yan ng kanyang steering wheel. Ayan. Pwedeng nakamomo. Oh, depende doon sa bibili mga boss.
Tapos pwede rin siyang racing seat na Regaro, Bride, ayan. Yan, depende mga boss sa bibili talaga. Kayo magde-decide kung anong design. So, yan lang mga boss. Kung gusto nyo, mag-message na kayo or mag-inquire kayo sa aming page. Ayan. Ito po yung tinatawag na Tamiya. Ayan mga boss, para naman po sa mga naghahanap ng Victory Type o FPJ, meron tayong available dito. Ayan. Ang engine niya po ay Isuzu na C190. 5-speed manual transmission. Bale, sa body niya, ayan, pure stainless siya mga boss. Tapos, nagkabit din tayo ng ito, yung size 17 na mags. Ayan. Size 17 yan na mags. Kasi, ayan, bagay siya sa kahan niya. Talagang poging-pogi. Hindi dyan niya nakakabit mga boss, pero bagay yan dyan. Kaya, napapunta dyan ngayon. Ayan. Galing yan sa ibang owner type jeep natin. Pero, total, bagay siya dyan. Dyan na natin kinabit. Ayan. On process po yung kanyang restoration mga boss. Wala pa po mayari. Bali, re-restore pa natin yan. I-update ko po kayo sa mga bago pong magagawa natin dito. Ayan. So, bye-byean nyo lang po. Ayan. Kung interesado kayo mga boss, i-reserve nyo na. Baka maunahan pa kayo. Mabili pa naman yung gantong klase ng owner type jeep. Ayan. Kasi sikat yung ganito. Eh. Talagang FPJ. Ang probinsya ano. Pogi oh. So hanggang dito lang muna mga boss. Ayan. Pakita natin yung mga ibang project natin. Ayan mga boss, maisingit lang natin yung raffle natin na FPJ. Ayan. Pure stainless siya mga boss. Ang engine niya po ay Isuzu na C221. 5-speed manual transmission at saka 15s na mag. Ayan. Para sa mga interesado mga boss, pwede kayo mag-comment dito sa video natin or mag-inquire kayo sa Facebook page natin na Chromax Motors. Ayan. Ayan, malay nyo mga boss, kayo manalo. Magkakaroon kayo ng Victory Type na ito, poging-pogi. Diesel yan mga boss, Isuzu na C221. Ayan. Talaga namang champion na champion ko dyan mga boss kapag ikaw nanalo. Ayan. Mga boss, 230 slots nga lang pala to. At meron tayong consolation prize na cash. Bali, ito yung grand prize natin, yung Victory Type na owner type jeep. Ayan. Pure stainless yan mga boss. Ayan, ang galoob. Pati yung mga frame ng upuan. Ayan. Complete gauges to mga boss. Meron siyang, ayan, yung speedometer, yung amperes, yung water temperature, ayan, fuel gauge and oil pressure. Kompleto yan mga boss. Meron din siyang handbrake at kompleto ng seatbelt. Talagang gagamitin mo na lang. Ayan mga boss, sumali na kayo. 1,000 per slot lang yan. 230 slots lang po. Marami na po sumali, ayan. Ayan, malay nyo mga boss, kayo manalo. Kaya abang maaga, magpa-reserve na kayo. Sayang to. Ganito. Ayan mga boss, hanggang dito po muna ating vlog. For the meantime, ako po muna ang vlogger sa YouTube channel na to dahil si Maka Pobre o si Sir Joseph ay busy ngayon sa kanyang business. Ayan mga boss, sana nagustuhan nyo po ang content na ginawa ko. Ayan. Meron po tayong konting adjustment dahil bago pa lang tayo sa YouTube. Kinakakapa ko pa po kung paano mag-vlog. Tutulungan ko yung mga boss at sana nag-enjoy kayo sa mga content na ginawa ko. Ayan. Mag-comment lang kayo mga boss kung may katanungan kayo at isa-isa po natin sasagutin yan next vlog or bukas dahil gagawa tayo ng mga vlogs araw-araw o kung tawagin nilang daily vlogs ayan, para updated kayo sa mga projects dito sa Chromax Motors. Ayan. Sa mga taga-subaybay ni Maka Pobre, ako po si Sir Kim, anak po ni Sir Adel, may-ari po ng Chromax Motors. Supportan niyo po ang YouTube channel ni Maka Pobre. Ayan. Maraming salamat po. Sana nag-enjoy po kayo. Like, comment, share, and subscribe. And pa-click na rin ang notification bell mga boss. Malaki suporta po yan. Salamat po.